Welcome sa Panlasa Nindong. Ngayon magluluto po tayo ng crispy pata. Ito yung mga ingredients na kailangan. Pahaw po ng baboy, spring onion, luya, garlic, para lang po mawala yung lansa ng baboy, and salt. Next step, kukover lang po natin siya ng tubig. Then, pwede na po natin ilagay yung luya, garlic, and yung spring onion natin. Napakadaling lutuin lang po ito. Then, lagyan na rin po natin ng asin. Tapos, hintayin lang po natin na malambot. Kailangan po yung malambot na malambot po siya. So, kumukulo na po siya. Hintayin lang po natin hanggang lumambot. Okay, so ito na po siya. And pinakuluan ko po siya for like 2 hours. Ayan, pwede na po natin patayin yung apoy. And then, hintayin po lang natin ito lumamig. Pag lumamig na po, pwede na po natin tanggalin yung tubig. Tapos lalagay lang po natin sa isang lalagyan. Okay, ngayon malamig na po siya. Hindi ko muna ito po tululutuin. Ilalagay ko po ito sa freezer para ho tumigas sa hapon natin lutuin. Ilalagay ko lang po ito sa plastic. Ayan, sa hapon natin balutin. Then, pag alam nyo po na matigas na po siya, pwede na po natin iprito. Okay, ito na po yung crispy pata natin. Matigas na po siya ngayon. Papainit lang po tayo ng mantika. Kapag mainit na po yung mantika, pwede na po natin ilagay yung crispy pata. Kailangan nasa low heat. Low heat lang po. Ngayon lang po natin maluto. Baka po natin balik-tarin mamaya. Okay, pag medyo luto na po sa kabila, ngayon babalik na rin po natin to. Para ako maluto rin sa kabila. Para pantayin po yung pagkaluto niya. Then, hintayin lang po natin agad maluto. Kailangan low heat lang po siya para hindi po siya ma-overcook. Okay, ngayon tapos na po natin iprito. Lagay lang po natin sa isang lalagyan. Then, ready to serve na po. So, heto na po ang crispy pata natin. Ready to serve na po. Sa mga ibang ingredients na gusto niyo pa pong malaman, pumunta na po kayo sa Panlasa Nindong. Salamat po.